Cerah, cerah, cerah. Ay, panangitan. Welcome back to my channel, Batanggaitan Vlogs. Ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo itong tinatawag na panangitan sa amin, yung electric eel kung sa English. Ito ay huli, na, huli sa amin doon sa tabi ng dagat sa pamamagitan ng bubo o yung basket trap kung saan yung isda ay makapasok at hindi na makalabas. So pinapaloto ko sa anak ko si Kim, yung chef kong anak. So ngayon umpisahan natin pagluto. Pero kung baguhan ka pa sa channel ko ito, don't forget to like, subscribe and click the button bell para na notification ko mga video. Sa ngayon eh may mga halaman kami doon sa tabi ng mga cottages. So, kuha siya ng mga halaman. Siya sinasabihan ko anong mga halaman o anong mga ingredients ang gagamitin. Sabi ko, kuha ka ng luya. Kuha siya ng luya. Kuha ka ng dulaw. Dulaw sa amin, dulaw. Tapos, kuha ka ng dahon ng dulaw, dahon ng tanglad, kama, sibuyas, yun yan, dulaw yan, dulaw sa amin, dulaw. Dulaw. Ayun ba naman? Tapos yun, sibuyas, may sibuyas kami. Kukuha ka ng sibuyas. Tapos kukuha ka ng sili. Kukuha mo ng sili, mayroon sili kami. Yan yung tanglad. Yung advantage kung may mga halaman o may mga tanim kang mga ingredients. So, kung magluluto ka, hindi ka nabibili. Ayun, may alsili. Kita mo naman. Basta masipag ka, may maaani ka o may makukuhanan ka. So, hindi na kailangan bumibili. So, itong mga ingredients natin sa pagluluto ng electric eel ay lahat nasa tabi-tabi lang ng bahay. Kasi sa tabi ng bahay, may mga tinatanim kaming mga bulaklak at saka mga ingredients. Yun. Yan o. So, yun na. Umpisa na. Tapos na paglinis. So, umpisa na ang pagluluto natin. Simple yung mga procedure lang sa pagluluto ng electric eel. Ilagay mo lang lahat yan dyan. At saka ilagay mo yung ingredients. Ang ingredients pala nito ay mayroong gata ng niyog. Yun, gata ng niyog. Yung ikalawang gata ng niyog ang unang sabaw. So yung pinaka-espeso ay yung matapos na o malapit ng maluluto. So ilagay yung sibuyas o onion. Lagay lang. Tapos sili, luya. Yan. At sal. Yan. Mix lang. Pagkatapos paminta. Yan ang pangtimpla. Alat na black, ano yung tawag niya, black beans na duyaw. So hintayin lang yung kumukulo hanggang lumalambot yung isda na yan, kasi medyo matigas yan. So pag lumalambot na, saka na ilalagay yung ikalawang gata o yung pinakaunang gata, yung presko o yung pinaka-espeso. Yan. Simple lang na pagluluto. Lutong probinsya ang isla. Itisting kung malambot na. Pag hindi pa malambot, takpan uli. Pero pag malambot na, yan. Sarap yan. Takpan mo na.
si medyo matigas pa. Ayun, malambot na. Ilalagay na yung pinaka-espeso na gata, yung unang piga ng anib. Yun na. So, hintayin nilang ng ilang minuto yan kasi luto na. So, nilagyan ng dahon ng sibuyas bago hainin sa lutuan. Yan, ready po kain na. Ready to serve na naman. Yan ang pinaka-paborito kong ulam doon sa isla. Kasi nagbibigay ng dagdag energy yan sa katawan. Yung tinatawag na panangitan sa amin. So, pag nakatikim pa niyan, unang kakain ganyan, dagdag energy sa katawan yan. Sarap din. So, mga kabayan ko, kung sisihan ka man sa niluluto kong ito, please like, share, and subscribe. Click the button bell para ma-notify kayo sa mga video. Thanks for watching. See you in my next vlog. God bless. Bye-bye.